Nasa harapan na natin ngayon ng pinaka-latest version ng Suzuki Smash. Ang tawag sa color variant na ito ay Candy Summer Red. Ito ay Spook version. Ang Suzuki Smash ay talagang tinangkilik ng maraming Pilipino dahil sa pagiging matipid at magandang performance nito. At ngayon dahil meron na ding fuel injected ni Smash, mas dadami kaya ang tatangkilik dito? Suzuki Smash Fi. Halos lahat na yata ng mga motor ngayon fuel injected na dahil kapag ka naka-Fi, mas matipid sa gasolina, mas maganda ang performance at mas eco-friendly. Sa katunayan, itong bagong Suzuki Smash ay kumukonsumo lang ng 68 km per liter. Sobrang tipid talaga niyan kaya perfect talaga ito pang hanap buhay at pang araw-araw. Pagdating sa makina nito, ito ay 113cc, 4-stroke single overhead cam single cylinder, 2 valves air-cooled fuel injected at ito ay naka 4-speed pa rin. Ang maximum power nito ay 6.9 kW at 7,500 rpm with a maximum torque of 9.10 Nm at 7,500 rpm. At mas pinalakas ang makina nito kumpara doon sa previous version. Kaya kung yung carb type ng Smash ay legendary, baka itong bagong Suzuki Smash Fi ay maging Underboard King. Pagdating naman sa forma, kung titignan mo, mapapansin mo rin talaga may pinagbago sa kanyang design. Kagaya ng headlight nito, mas malaki na ang headlight nito kaya mas malawak na ang range ng ilaw. At maganda ang ganitong design dahil kapag liliko ka, mas mabilis mong makikita ang daan lalo na sa gabi dahil sumusunod ang ilaw nito sa manabela. Anyway, naka-bulb type pa rin ang headlight nito. At sa mga signal lights naman ito ay naka-bulb type din. Then kung mapapansin natin, meron na itong color block na fairings, pandagdag forma. At ayun diba, ang ganda ng kanyang kulay, glossy red. At ang ganda ng pagka-glossy nito, hindi tinipid, pulido ang pagka-glossy red nito. At bagay na bagay itong Suzuki emblem dito sa gitna na color silver. Mas lalo itong naging premium tingnan dahil dyan. Then dito sa gilid, meron itong decals na Smash Fi. Dito naman sa bandang ibaba ay may nakalagay na Suzuki. Then kung mapapansin natin, meron itong lusutan ng hangin. Ang purpose niyan ay for better aerodynamic. Pagdating naman sa dashboard nito, naka-analog display ito at mas malaki na ang dashboard nito kumpara sa previous version. Kaya mas madaling makikita ang mga indicator. At mas maganda siyang tingnan. Then ayan, meron itong gear indicator kaya hindi ka malilito. Anyway, 4-speed lang naman ito. Then meron na rin itong engine warning indicator. Kapag ka nakailaw yan, kailangan mo na itong dalhin sa mekaniko. Sa mga switches naman, dito ang kanyang high beam and low beam switch, signal lights at ang kanyang busina. Sa kabila naman ang push start at syempre, meron pa rin itong kickstart. At mas may peace of mind ka nang ipark ito sa labas dahil meron na itong shutter lock. Kaya hindi ito masusundot basta-basta. Hindi ka mangangamba na manakaw ito, pero dapat kailangan mo itong ilock every time na aalisin mo ang susi mo rito. Then ayun, ang ganda din ang kanyang fairings dito, combination ng matte black dito sa ibaba. Maganda din tingnan dito sa gilid, meron lang itong simpleng decals. Tapos sa dulo, color matte black na ito. At may extension ng kanyang fender kaya hindi basta-basta mapuputikan o madudumihan ng makina mo. Dito naman naka-highlights na itong Smash Fi. Color black na itong kanyang fairings dito. Ayan diba? Malalaman mo talagang latest version na ito dahil kitang-kita naman na Smash Fi na decals. Pagdating naman sa kanyang upuan, mas magandang klaseng materials na ginamit dito. Mas makapal na leather. Halata man naman sa texture nito. Sakto lang din ang lapad ng upuan nito kaya komportable ka sa mahabang biyahe. Ang seat height naman nito ay 755mm lang. Mababa lang ang kanyang seat height kaya hindi ka mahihirapang abutin ito. Pagdating naman sa kanyang ground clearance, 145mm. Mataas ito kaya hindi ito basta-basta sasayad kahit mapadaan ka sa mga matataas na humps. Pagdating naman sa timbang nito, 94 kilos lang ito. Mas magaan ito kumpara sa previous version na 99 kilos. At sa ilalim ng upuan nito, meron itong storage sa 7.6 liters. Kaya may paglalagyan ka dito ng mga gamit mo kagaya ng tools, kapote, gloves, etc. Then dito naman ang kanyang tangke, ang fuel capacity nito ay 3.7 liters lang. Mas lumiit ang fuel capacity nito. Yung previous version kasi ay 4.3 liters. Pero okay lang yan dahil mas matipid naman ito sa gasolina. Ang isang full tank mo ay kaya na makarating ng up to 250 km bago ka maubusan ulit ng gasolina. Pagdating naman sa kanyang taillight ay ang patulis ito at naka-bulb type pa rin ang kanyang taillight. Then yung kanyang mga signal lights ay ganoon pa rin naman yung disenyo. Then naka-bulb type din yung kanyang mga signal lights. Pagdating naman sa gulong nito, dito sa harapan ang sukat nito ay 70 by 90 by 17.
Sa likod naman ay 80 by 90 by 17 at naka-tube type pa rin ito. Sa braking system naman ay andito sa harapan ay naka-drum brake at sa likuran ay naka-drum brake din. Anyway, yung naka-mugs na version nito ay naka-disc brake sa harapan at drum brake sa likuran. Pero itong Smoke ay naka-drum brake sila pareho. Suspension naman, telescopic fork sa harapan at dito sa likuran ay naka-dual shock. Then mas maganda ng design ng hip guard nito, combination nito ng silver and matte black. Mas stylish na sang tingnan at mas bumagay sa kanyang forma. At safe na safe ang pamo dahil kahit madikit ka dyan, hindi ka mapapaso. At dito sa part na to, parang nakakarbon ng design nitong maliit na part na to. At maganda ang kulay ng makina nito, color glossy black, kaya bumagay sa kanyang forma. Then itong part na to ay plastic pero high quality plastic din yan na parang may pagka-rubber. Itong kanyang cambio ay 4-speed yan, dagdag sa harapan at bawas naman sa likod. Very easy. At maganda ang pagkakamount ng passenger foot peg. Very sturdy, matibay na metal ang nakalagay dito. At maganda ang kulay niya, color silver. Pagdating naman sa kanyang presyo, ang kanyang cash price ay 66,624 pesos. At pwede mo siyang i-avail ng installment. Ang minimum down payment nila dito ay 4,000 pesos lang. At ang magiging monthly installment po sa 3 years ay 3,309. Then meron pa yung less na 200 pesos kapag updated ka magbayad, magiging 3,109 na lang. Available na yan dito sa Motor Trade Iriga City, dito lang yan sa tapat ng UNEP. Kaya kung taga Iriga ka or malapit ka dito, pwede na kayong pumunta dito at mabibili nyo na itong pinapangarap ninyong Suzuki Smash Fi. At ang masasabi ko, sulit talagang bumili ng Suzuki Smash, lalo na itong Fi. Dahil mas matipid na ito sa gasolina, kaya perfect na perfect pang partner sa negosyo o sa trabaho. At kung pang long ride naman ay kayang-kaya din, hindi ka mabibitin sa performance. At kung pang forma naman, siguradong aangkasan ka din ng mga chicks. Siyempre, Smash yan eh. Okay guys, ano masasabi nyo dito sa bagong Suzuki Smash Fi na ito? I-comment nyo na lang sa baba ang inyong opinion. At kung nagustuhan mo naman ang video nito, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun na guys, hanggang sa muli, ako sa Rosgo TV. Ride safe always and God bless.